Okay guys, quick discussion lang tayo nung mga important na information para hindi tayo maban or hindi ma-hack yung pinaghirapan natin na account for investment. So number one is, kapag bibili tayo ng mga axies sa marketplace, so make sure lang natin na wag muna natin gamitin yung axies natin for 24 hours kasi malaki yung possibility na ginamit pa ng seller yung axie na yon para makapag-farm ng SLP. So kapag ginamit kasi natin siya as a new seller, possible na ma-detect tayo na parang two accounts using yung same na mga axies. Number two is, huwag tayong mandadaya na gagawa tayo ng maraming mga account tapos papalipat-lipatin lang natin yung mga axie by sending gifts so to another account para makakuha ng mga SLPs. Bannable yon kasi madedetect nila yon na ginagawa natin ng tricks para kumita pa tayo ng ibang mga SLP. Number three is, hindi natin pwedeng i-advance yung time or baguhin yon as much as possible. Naka-auto na yung time natin para kapag lumipat din tayo sa ibang mga devices, nakasync yung oras ng mga devices natin, and kung gagamitin natin yung same na set of axies, hindi maiisip ng Axie Infinity na dinadaya natin yung game. Number 4 is, as much as possible, wag natin laruin yung account natin ng 24 hours na as in walang tigil. Kasi possible na ma-detect ng Axie Infinity na parang bot tayo, hindi na tao yung naglalaro, diba? Kapag lalong-lalo na nakita natin na nagpa-pop yung verification na process na paulit-ulit, ibig sabihin nun, pahinga na lang muna para hindi tayo ma-detect as bot and hindi tayo maban. Number 5 is, kapag nag-o-open tayo ng dalawa o higit pa na account sa device natin, hindi pwede yun, bannable yun. Kasi as much as possible, one account, one device. And then number 6 is, kung ikaw ay naghahanap din ng mga scholarship at gumawa ka ng sarili mong account, make sure lang na i-clear cash mo yon. Kasi yung process talaga, kapag mayroong mga manager na naghahanap ng scholar, meron lang silang sinishare na QR code. Mas maganda nga dito kung directly may scan ng application sa another device yung QR code na to ng as in fresh. So wala tayong nilalagin na ibang mga account doon sa application na yon. Kasi pagka hindi natin siya ginawa, possible na maisip na yun nga, gumamit tayo ng maraming accounts sa isang device. Number 7 is, kung magbabago naman tayo ng phone, yun, yung na-mention natin kanina, make sure natin na naka-auto set yung timestamp. And kasi kung gagamitin natin yung same set ng axies to another device, naka-sync yun dun sa previous device na gamit natin. As much as possible, naka-auto detect na lang yung time para walang makita na discrepancy or hindi maisip na dinadaya natin yung timestamp para maka-earn tayo ng bagong energy. Or sabi nila, nagtatanong sila kung okay lang daw ba gumamit ng VPN, pero lumalabas parang okay lang siya kasi may nabasa rin ako na information na kapag nag-invest ka nga sa Axie, pwedeng ma-access yung Axie na yon from different location and walang issue doon. So parang okay lang din sa kanila yon as long as isa lang naman talaga yung account natin. Siyempre, as much as possible, hindi natin yan gagamitin ng simultaneously. So guys, so important yung mga rules na yon kasi based dito sa terms of use din, as much as possible, lahat tayo, inform tayo dun sa mga bawal. Even yung mga scholars, kung ano yung mga hindi nila nasusunod na mga process, responsible din yung Axie owner sa pwedeng mangyari. So possible na maban, hindi lang yung account nung scholar, but even yun, damay din yung pinaka main account. Tapos kung ano man yung mga kailangan nating tandaan para hindi tayo ma-hack or hindi masayang yung investment natin, I recommend na mag-join tayo sa Discord. Kung makikita nyo dito, nagbibigay sila ng mga announcement. Ito pinaka-importante, lalong-lalo na sa mga nagsisimula. So walang Ronin wallet na application. Kailangan lang, ang gamit talaga natin is yung official na browser extension. So kung meron tayong application, make sure natin guys na i-uninstall na natin yon kasi fake yon and hinihintay lang nila na magkaroon tayo ng budget doon sa wallet or makabili tayo ng axies para makuha nila yon and ma-hack nila yung account natin. Tapos ito rin ang important, nauuso rin talaga ngayon yung mga Google Forms or mga ways para manakaw yung secret
recover phrase natin or yung seed phrase. Make sure lang natin na para maiwasan natin yun, i-store natin yung recovery phrase natin sa physical vault natin. So yun nga, isusulat natin sa papel yun, tapos itago natin yun, and make sure natin na may multiple copies tayo para hindi siya basta-basta mawala. Kasi kung i-keep natin yan digitally and wala tayo nung recommended na hardware wallet, which is yung Trezor, mas okay na ganyan yung gawin natin. So yun, huwag natin bibigay kahit kanino yung recovery phrase natin, kasi that's super, super important. Pwedeng maagaw sa atin yung account natin. Kahit sino pa, kahit yung mismong company, guys, di nila hihingin yung secret recovery phrase. So meron ako nakita dito sa Discord na nagre-report sila ng issue about don sa account nila, and then someone reach out to that person, tapos nagbigay ng form, tapos meron dong hinihingi na recovery phrase, tapos yun, nanakaw na yung mga axies niya. Yun nga, huwag natin itatype yung recovery phrase natin sa mga website. Gumamit lang tayo ng mga trusted na mga platform. Alam ko yung iba hindi sanay doon sa Binance, for example, pero isa to sa mga recommended. And then yung mga links naman na mga official, sinishare ko rin yun sa description ng mga videos natin. So huwag natin basta-basta i-scan yung mga QR code, lalong-lalo na sa mga untrusted source, kasi pwede na nun makuha yung mga information natin. Maging aware din tayo dun sa mga fake na mga giveaways, and i-confirm muna natin yun sa mga Axie Infinity's official channels para ma-ensure natin na hindi rin tayo maloko. Yun, huwag tayong magda-download ng kahit anong mga software or ano ba, mga bot, anything na pwedeng makadaya or ma-abuse yung system ng Axie Infinity, kasi ayun, possible din na kung hindi official yung mga software na yon, pwede rin na makanakaw yun ng mga information natin, or at the same time, ma-detect naman tayo as vulnerable dun sa system din. So, hindi rin magiging safe yung account natin. So, I think yun lang, no? So, ang suggestion ko lang is mag-join din tayo dito sa Discord. Tapos basa-basa tayo dito para maging updated din tayo dun sa mga nangyayari. So sobrang helpful na mag-join din dito. Ayun, kung nakatulong sa iyo yung content na to, alam ko masyado lang mabilis. That's it for now. This is Nick. Thank you and stay safe. Bye.